So, what's up mga kabagis? So, as you can see, iba yung background natin. So, nandito kasi tayo ngayon sa isang shop namin. Fabrication shop yan. So, nga lang, ako lang mag-isa. Walang mga tao. Tapos, problema ko pa. Hindi ko mabuksan yung PC ko. Nakalimutan ko yung password. So, yun nga. So, ano na lang, mag-vlog na lang tayo. Ang topic natin ngayon ay paano ba makukuha yung 4,000 watch hour within the span of 1 year. Pero actually, sa part ko ah, nakuha ko lang yung 4,000 watch hour sa loob ng isang buwan. Actually, 5 days nga lang eh. Kasi yung mga 3 weeks ko, mababa pa yung views ko. So, nung magti 3 weeks na ako, nagkaroon na ako ng video na talagang nag-boom. So, yun lang naman yung kailangan mong gawin mga kabagis. Wala nang ibang, alam ko, ang dami ng nag-discuss, nag-topic, nag-share kung paano makukuha yung 4,000 watch hour. Pero, at the end of the day, ang bottom point nito, paano nga ba talaga gagawin? So, alam ko, may mga kanya-kanya tayong content at may kanya-kanya tayong mga channel na pinapahalagaan. So, minsan ayaw natin yung channel natin ay maiba. So, gusto pinaninindigan natin yung content natin, which is good. Tama yun. Tama yun na consistent ka lang. Panindigan mo lang yung content mo. Kasi marami rin naman akong friends na ganyan. Kahit wala silang views, continuous lang yung upload nila. For example, cooking tips. Yan, continuous lang hanggang sa nag-boom. Diba? So, pero dahil sa part natin ng mga small YouTuber lang kasi tayo. Diba, hindi naman tayo sikat. Hindi naman tayo artista para kahit anong gawin natin. I-video mo lang yung buhay mo, may manonood siya. Kailangan mo kasi ng 240,000 minutes para makapag-apply ka sa YouTube program. So, useless yung subscriber mo kahit 1,000, 10,000, kahit napakarami mong subscriber kung wala kang 4,000 watch hour, hindi ka eligible para mag-apply sa YouTube partner program. So, sa part ko, ito lang mga advice ko. Hindi masamang maglagay ka ng ibang content dun sa channel mo. Tulad sa amin, ang content namin is family vlog. So, nagagawa kami ni Mrs. ng mga challenge, yung mga mukbang kami. Basta may mga vlog kami na kasama yung buong family. Pero dahil nga, nakita ko yung trend, kung paano ko ba mamomonetize yung channel namin na hindi naman namin nilalayo masyado yung content. Hindi ako masyado nahirapan na kunin yun. So, sakto 1 month yung channel namin. Kasi kung babalikan nyo yung mga video namin, nagsimula kami March. So, April na monetize na kami. So, paano ko nga ba nakuha yun? So, ito nga, sabi ko nga, iba-iba yung content natin. At the same time, gusto natin kasi minsan panindigan yung content natin. Gusto natin kung ano yung ginagawa natin, yun lang. Wala namang masama doon. Mas maganda ngayon ay yung consistent ka sa content mo. Hanggang sa kasi pag may nag-boom kang video, pag binalikan yung mga ibang video mo, the same at the same pa rin. So, hindi sila mawawala. Magiging subscriber mo sila. Magiging viewers mo na talaga sila. Pero sa part namin, na-monetize kami hindi dahil dun sa content talaga ng channel namin. So, ito nga, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba makukuha yun ng mabilisan yung 4,000 watch hour. Sa part ko, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga trending videos. Naghanap ako ng most search. Ano ba yung hinahanap ng tao? Ano ba yung tinitignan nila that time? So, yun nga, kung babalikan nyo yung mga videos ko, ang most popular videos ko, yung si Mayor Doña Tesoro. So, ang ginawa ko, hindi ako nangopya ng mga video. Ang ginawa ko, pumunta ako sa mga sites, sa for example, FB, Twitter, di ba? Kumuha ako ng mga pics. Actually, hindi man pag nanakaw yun eh. Nag-download ako ng mga picture ni Mayor Doña. Tapos, nag-research ako about sa buhay niya. Mula no, kung kailan siya nag-umpisa bilang public servant hanggang ngayon. Sakto-sakto pa nga birthday niya. Birthday niya nung ginawa ko yung video na yun. So, boom na boom siya. Ganun din kay Mayor Vico Soto. So, si Mayor Doña sa Mayor Vico Soto, yun yung mga ginawang ng kwento na talaga namang grabe yung boom.
So yun yung sinasabi ko mga kabagi, kasi tayo artista na i-video mo lang yung sarili mo, agad-agad may manonood. It takes time para sa mga part, sa mga tulad nating small YouTuber na makilala ng tao. Ako nga, magte 10,000 na yung subscriber namin pero hindi pa rin ganun kalaki yung mga views. Kasi nga, hindi naman tayo artista eh. So yung dahan-dahan talaga yung pag-akyat natin. So yun nga, so meron na kayong idea mga kabagis, hindi mo kailangan ng video. Kung panonorin nyo yung Mayor Doña ko, ang ginawa ko lang, nag-compile ako ng, gumawa lang ako ng slideshow. Tapos ginawa ko ng kwento. Kwento na tugma dun sa kwento ng buhay niya. So, nag-research ako. Hindi ako gumawa ng sarili kong kwento. Nag-research ako ng buhay niya. Tapos yun ang tinugma ko dun sa slideshow. Mayor Doña sa Mayor Vico. Yun lang mga kagis. Napakasimple. Siguro 4 days. This one of 4 days lang, 100,000 views na yung Doña. Yung Mayor Vico sa auto, 2 days lang, 60,000 views na. So, 60,000 to 70,000 views is enough para makuha mo yung 4,000 watch hour. So, yun lang. Kasimple ang tip ko. Maganap ka ng trend. Kung ano yung trend ngayon? First of all, ang daming trend. Yung mga artista ngayon, itapit mo. For example, si Angel Locsin, yung ginagawa niyang maganda ngayon. Itapit mo lang. Pangalawa, mga kabagis, kung ayaw mo naman ng ganun, ang gawin mo yung mag-reaction video ka. Maghanap ka ng mga trending videos, tapos bigyan mo siya ng reaction. Tulad ni, diba pangalan lang yung trending ngayon na parang kinutya niya yung tricycle driver. Yun, gawa mo ng reaction video. Kasi kung ano yung mga trending, yun ang most search. Yun ang sinesearch yun ng tao. Okay mga guys, ganoon lang. Maraming salamat. Diyos. Thank you.